Hola, buenos días. Mi amigo, mi amiga. Kamusta mga kabayan ko? Ayan guys, holiday ngayon dito. So, tatlong araw kami walang pasok. Kaya ngayong buwan, ang daming holiday. Kaya yung mga lokal at saka yung mga hindi regular sa trabaho, walang sahod. Ayan guys, napunta ako ngayon sa Mercado 5. So yung isang palengke dito na malapit din sa bahay namin. So ayan guys, dito na ako sa palengke. Dami saging oh. Grabe. Guys, bibili ako ng platano. And guys, yung mga balat ng hayop at saka yung mga native product nila. Ang sarap mag-uwi ng mga ganito. Yung mga ganyang native product nagawa dito sa amin sa Equatorial Guinea. So ayan guys, ito si Pilar. Ayan yung mga tinda niya, kakaunti lang. May mga kamatis, yan. No mucho cosas. Antes mucho aquí. No? Esto. Aceite de palma. ¿Qué esto? Aceite de palma. Ah, ito yung si. Ano oh. Si. Palm oil. ¿Cómo esto puede hacer pambota, no? No. Si. No, su... ¿Qué? Ay, sí, esto con eso se hace pambota. Pambota, ¿no? Sí. Ayan. Masarap to guys. Pag yung presko nito ha. Pero kasi naging oil na siya oh. Tingnan niyo guys yung tinda niya oh. Masira na yung mga tinda niya. Konti na lang. Nakakatuwa kasi na abutan ko si Pilar. Pabalik-balik ako dito guys kaso hindi ko siya maabutan. Si Pilar yung 5 taong ko ng kaibigan dito sa palengke sa Mercado 5. Nagkakilala kami niyan guys sa grocery store namin. Siya yung nagdi-deliver ng mga gulay, mga yan, mga sibuyas, bawang sa company namin. Kaso ang problema, nasulot siya. May ibang tao na yung nagbibigay, yung mga Chino. So nakakalungkot kasi sa halip na local yung magdi-deliver sa amin, ibang nationalidad pa ang nagdadala ng mga paninda. Tapos ang nagustuhan ko dito kay Pilar, napakasipag. Actually ang tienes tres hijos, no? Pero esto dos para tu hermana. Ayan guys, yung napakabait nito kasi meron siyang 3 anak. Tapos yung kapatid niya namatay, inako niya yung 2 anak. Kaya sabi niya, yung 5 anak niya na yon ay binubuhay niya. Pero malalaki na. Kaya binabalik-balikan ko siya rito. Nagkakataon yung mga anak niya yung nagtitinda. Kaya sabi ko, next week, pupunta ako sa kanila sa... yung mama mo ay pagtindahin mo. Tapos ngayon kakaunti guys yung mga tinda dito gawa ng pandemic. Yan. Dahil sa pandemic medyo kakaunti yung mga benta kasi guys yung ibang mga gulay yan, mga nanggagaling pa sa ibang bansa. Although meron silang mga lupa dito, pero mas pinipili nila na
kumuha sa Cameroon kasi mura yung como esto verdura, no? Hay mucho donde Cameroon, no? Cogido ahí, no? Pero Pilar, uy, no mucho cliente. Ayun nga. Yun ang problema guys dito, hindi masyado marami yung mga customer o yung mga bumibili. Kasi nga dahil nga sa pandemic, minsan sinasarado yung ibang mga tindahan. So ito si Pilar na to, isa sa mga unang naging kaibigan ko dito. Dahil pag namimili kami dito sa palengke sa Mercado 5, alam nyo guys, hindi ko na kailangan magsabi na kung magkano. Basta bibigay lang ako sa kanya ng pera, tuturo ko lang kung ano gusto ko. Ayan, sabi ko nga, pag mibili ko sa kanya ng gulay, hindi lang sobra-sobra guys yung binibigay niya sa akin. Hindi ko alam, pero mabait siya sa akin. Tapos, ang tawag ko sa kanya is guwapa, hindi Pilar. Ayan. Ang maganda nga lang dito sa kanya, malapit lang yung bahay. Yung kasa niya, malapit lang dito. Kaya mabilis siya, hindi na siya umuupa o lumalayo. Ayan. Kaya para siyang si Mami Kuana, mabait, tsaka malumanay. Tapos laging naka-smile. Kaya yung mga kagaya ni Pilar, gustong-gusto kong tinutulungan. Dahil masipag at saka yung lang, kupkupin niya yung dalawang pamangkin niya at itinuring niya na parang anak. Masasabi natin na napakabuti niyang ina. Kaya yan, nagsisikap siya, nagtitinda siya dito sa palengke para mabuhay yung pamilya niya. So yan si Pilar. Hola, buenos días. Este es mi amigo Raúl. Hace mucho tiempo que estoy con él. Sí. 5 años, casi más de 5 años estoy con él. Muchísimas gracias. ¿Cómo vais ahí? ¿Estáis bien? Tinawag ko na siya. Sabi ko, ganda. Guapa. Ayan. ¿Cómo se llama? Guapa, ¿no? Sí, sí, guapa. Guapa. Como mi amigo, como mi amigo Raúl, muy guapo. Ayan, guapa. Muy guapo, excelente. Kapag nasa opisina ako, yan, nagbibigay siya ng gulay, tawagin ko agad, guapa, ganyan. Pero itong pera na to, gusto ko pandagdag niya sa negosyo niya para mas makatulong. Kasi ang sarap guys na tumulong sa mga tao nagtatrabaho din para sa pamilya. So siya nakita ko na parang kapatid ko. Kaya suporta ako sa ginagawa niyang pagtitinda na kahit na matumal, diretso pa rin ang buhay. So Pilar, esto para ti. Sí, muchísimas gracias. Tu corazón muy bien. Sí, gracias. Esto bien para comprar más cosas. Sí. Está yeah. Bien, gracias. Yeah. Es mucho para mí, de verdad. Muchísimas gracias. Vale. Ok. Ayan. Ayan guys, pauwi na ako. Nag-aantay lang ako ng taxi. Pauwi na ako guys. Sanang mag-video sa palengke kanina ng mga tinda nila kasi umiiwas din ako sa bagong rules ni YouTube na bawal mag-video basta-basta sa mga tao nang walang pahintulot. Ayan. Sayang kanina, ang dami ko pwedeng i-video lalo na yung mga hayop. Ewan ko lang din kung acceptable ba na sa YouTube yung magbibideo ka ng mga sa palengke, ganon, sa mga park. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam, pero mas mainam na yung mas safe. Total, ang ipinunta ko naman doon ay hindi lang yung pamamalengke, kundi yung puntahan si Pilar. So guys, ito na ako sa bahay at ayan, masayang-masaya na naman ako. Dahil may natulungan na naman po tayo at hindi na sayang yung pagpunta ko doon dahil naabutan ko si Pilar. Kaya
Maraming maraming salamat guys sa suporta nyo sa video ko, sa hindi nyo pag-i-skip ng ads. Napakalaking tulong po nun para mas marami po tayong matulungan dito na tao. So maaaring hindi nyo po naiintindihan kung ano ang sitwasyon dito, pero nakikita nyo naman po sa mga video ko na ganun po karami yung mga taong dapat tulungan dito. Ayan, sa buhay ni Pilar na bumubuhay ng 5 anak. Ayan, 3 anak at 2 pamangkin. Napakabuting ina. So, saludo po ako sa mga Pilipino na pinipilit na buhayin yung mga anak. So, nakarelate po ako kasi 5 po kayong magkakapatid. At nanay ko lang po ang bumuhay sa amin. Kaya kanina habang binibigyan ko ng tulong si Pilar, andun yung tuwa. Ang kaibahan lang po siguro namin ni sa buhay ni La Pilar is dito po kasi, di ba, hindi priority yung pag-aaral. Pero sa Pilipinas, di ba, yun ang pinaka-importante. So, yun po ang magiging way para magtagumpay po tayo sa buhay. At gusto ko po sanang iwanan sa inyo yung verse na Psalms 37:4. Delight yourselves into the Lord and He will give the desires of your heart. So, ito po yung favorite verse ko talaga sa Biblia na lagi ko pinanghahawakan, na lagi po tayo magtiwala sa Panginoon at ibibigay niya yung kung ano man nais ng ating mga puso. So, ngayon, ang pinagpipray ko talaga na mas makatulong sa mga tao dito. Ayan, ibinigay ng Lord. Naging way yung YouTube para mas marami akong matulungan dito. Na kung yun dati ay tinapay, yan. Madalas kong binamimigay kasi dito, tinapay talaga. Dahil bukod sa paborito nila yung tinapay, ay makikita mo yung kaligayahan sa kanila na sa isang tinapay ay nandun yung kaligayahan at kakontentuhan nila sa buhay. Kaya ayan, ilan po ang video ko for today at maraming maraming salamat sa inyo mga kabayan ko sa walang sawang pagsuporta sa akin. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na kayo sa aking channel at na makita nyo naman po yung pamumuhay namin dito. So makita nyo po yung mga tao na natutulungan ko na makita sa kanila yung kakontentuhan sa buhay. So yun lang naman po ang mahalaga sa buhay, yung marunong po tayo makontento at laging masaya sa lahat ng ating ginagawa. So maraming problema, maraming tayong dinadanas sa buhay. Isipin po natin na nandiyan po ang Panginoong Jesus para po tulungan tayo sa ating mga problema. I-end ko na ang video ko at muli, kita-kita po tayo sa mga susunod na video ko. God bless po mga kabayan. God bless Pilipinas. God bless sa lahat ng mga OFW dyan. Ciao, adios.